Si. Akala nyo buntis, no? Tingnan yung scales. And so, dito guys, sa collections natin, may nakita akong rosy barb na nagkaroon ng dropsy, which is yung pinaka delikado na disease para sa ating isda. Kasi nga, incurable to guys. Hindi ito magagamot kahit anong gawin natin. So, ano nga ba yung dropsy? So, ito, grabe, napaka identifiable na may dropsy siya kahit malayo pa lang. Tingnan nyo itong rosy barb natin. So, akala ko talaga buntis lang. Yun, may dropsy na pala. Tsaka pag may ganito na kayo, ilipat nyo talaga sa ibang tank. Kasi nga, baka makahawa. Pero, sabi nila, hindi naman. Pero, delikado talaga ang aquarium. Para mas makita nyo talaga ng mabuti, ay baka hindi na lang. Dito, klaro-klaro naman eh. Ito yung itsura ng dropsy, guys. Yung katawan ng isda nyo, nagbo-bloat talaga. Yan, tingnan nyo. Abnormal na yung pag-bloat ng katawan. Hindi sila buntis or ano ba, busog yan. Napaka-abnormal, di ba? Halatang halata, obvious talaga yung paglaki ng tiyan nila. Tsaka yung scale nila, tingnan nyo yung scale nila, guys. Yan. Yan. Tingnan nyo. Lumalabas talaga yung scales. Yan. Sayang. Long fin pa naman tong rosy barb natin. Yan. See? Incurable na to, guys. Kahit anong gawin natin. Pero, susubukan ko pa rin tong i-cure. Lalagyan natin ng asin tsaka methylene blue. Para naman ano, syempre, ilang years nila tayong napasaya, pero hayaan lang ba natin silang mamatay ng ganun-ganun lang dahil incurable yung disease nila? Hindi po pwede, kaya itatry pa rin natin silang i-cure. Kasi nga guys, ilang beses na rin ako nagka-amin yung isda ko nagkaganto. Ni isa talaga wala akong nailigtas. Namamatay talaga sila. Yun, so di ko alam kung ano nangyari dito. Kasi ganyan talaga guys, baka may nakain sila or may nakain sila na ano yun, nakakasama sa kanilang tiyan, or baka di sila na digestion. Hindi ko alam kung ano yung sanhi or cancer ba yun sa katawan nila. Kasi nga sila yung sila lang, siya lang naman yung may ano guys, may sakit na ganito. Kasi dati yung isda ko nagkaroon ng dropsy, yung goldfish ko, matagal-tagal na rin yun. Tapos ngayon, rosy barb naman. Yun. Kadalasan sa dropsy, guys, nangyayari to sa mga guppies talaga. Yun. Sayang. Sobrang laki talaga ng tiyan. See? Akala nyo buntis, no? Tingnan yung scales. Lumalabas. Namumukadkad yung mga scales niya. Pero may ano naman tayo dito eh. Ito yung magiging ano niya. Hospital tank yun. Lang tayong aerator, pero okay na yon. Basta, I mean, heater, pero okay na yan. Basta, asin lang, methylene blue. Kasi medyo mainit naman tong lugar natin, guys. So, lilipat natin siya dito. So
may kunti na akong asin na ilalagay dito. Bakit nga ba asin, guys? Siyempre, yung asin talaga, antibacterial yun. Lupa, nagtatanggal ng, ay pumapatay ng bakterya, tsaka nagtatanggalin na yung stress reliever din siya sa ista. Yan. So, kunti nga lang, huwag yung damihan. Baka masubrahan. Yan. So, sana magkaroon tayo ng himala. Siyempre, walang imposible kayo. May natutunan kayo ukol sa disease na to na dropsy. Yun. Ito yung ito talaga yung best example sa dropsy, guys. Nagbo-bloat yung katawan, lumalabas yung scales. Sobrang sayang. Long fin ko pa naman to. Kaya sana pag may nagkaganto kayong isda, wag, dahil alam nyo hindi na ito nagagamot, huwag nyong pabayaan. Gamutin nyo pa rin kahit marami na nagsabi hindi ito magagamot. Kasi nga, pag hinayaan natin, guys, sobrang kawawa naman yung isda. Ipa-feel naman natin sa kanila na mahal talaga natin sila. Na-appreciate natin yung ganda nila, yung pagtatanggal nila ng stress na nararamdaman natin. Effort naman tayo para sa kanila. Yan, so sana alagaan niyo lahat ng